sama-sama tayong magiging sasakihin. Lampas bewang ang baha sa tabing ilog sa Bacoor, Cavite. Ayon sa isang residente, mabilis ang pagtaas ng tubig kasunod ng pag-ulang nagsimula kanina hapon. Malakas din ang ulan sa Cavitex, pasado alas 8 ngayong gabi. Bumagal pong usad ng mga sasakyan sa SLEX Magallanes northbound dahil sa gutter deep na baha. Isang lane lang ang nadaanan. Nag-anunsyo ang PAGASA alas 8 ngayong gabi ng red rainfall warning sa Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila, Rizal at ilang bahagi ng Quezon Province. Ibig po sabihin nito, matinding pagbaha ang maaaring maranasan sa mga flood-prone area. Inanunsyo na rin ng Office of the Executive Secretary na walang pasok ang lahat ng antas ng paaralan sa buong Luzon bukas, October 25. Wala rin pasok ang matanggapan ng gobyerno sa Luzon maliban sa mga may kinalaman sa pagresponde sa sakuna. State of calamity na ang Cavite dahil sa matinding pagbahang dulot ng bagyong Christine at tila naging dagat din ang ilang bahagi ng Batangas kung saan nalubog sa baha, pati ang isang ospital. Ating saksihan! Mala waterfalls ang bagsak ng tubig sa Navelet na Cavite na katabi pa naman ng tambak ng basura. Ang pinagmula nito ang umapaw ng ilang-ilang river. Mabilis tuloy na umangat sa abot baywang at abot dibdib ang baha sa gilid nito sa barangay San Antonio 2 kasama ang sangkaterbang basura. Mabuti na lamang at kagabi pa nagsilikas ang karamihan sa mga residente. Hindi na po ang makapasok sa loob ng bahay. Hindi lubog na po ang bahay, ma'am. Pumasok na po yung tubig. Lumikas na rin ang mga residente sa tabing dagat at mga daluyan ng tubig sa Ternate. Nasa 500 pamilyang lumikas mula pa kagabi ayon sa Cavite PDRMO. Inaasahang darami pa yan. Ang malakas na ulan at baha na merwisyo rin sa mga motorista at commuter. Humigat kasi ang trapiko sa iba't ibang highway sa probinsya. Sa tindi ng baha at ragasan ng tubig, hindi na mapasok ang bayan ng Calatagan, Batangas kanina na isang coastal town. Marami ang natrap sa baha at humihingi ng saklolo gaya sa barangay Luksuhin. Ang ilang stranded, sinundo gamit ang loader truck. Ayon sa MDRRMO, marami pang residente sa ibang lugar ang nananawagan ng rescue. Hanggang baywang din ang taas ng baha sa Bawan San Pascual Diversion Road na nag-iisang papasok ng Lemery. Ang AUV na ito lumutang na dahil hindi kinaya ang dalim ng tubig. Kinailangan itong hilahin ng mga residente patawid ng baha. Patuloy ang ragasan ng tubig kaya may peligro ng flash flood dahilan kung bakit maging ang mga 10-wheeler truck ay hindi na nagbabaka sakali. Kabi-kabila ang mga ipinopost na matinding baha sa Lemery. Sa barangay Palanas, abot dibdib ang namaragas ang tubig. Kaya humihingi ng tulong ang mga residente. Nagmistula ng dagat sa halip na kalsada ang mga daanan. Napatigil tuloy pati sasakyan ng rescue. Nalubog sa baha pati ang Batangas Provincial Hospital. Pagpatak ng alaunan ng hapon, pinasok na ng tubig ang emergency room at mga ward at hindi makalabas para bumili ng pagkain ang mga staff at pasyente. Iniakyat muna sila sa second floor. Hindi muna tatanggap ng mga bagong pasyente ang ospital. Kagabi pa nagsimula ang malakas na ulan at hangin at nagsungit pati mga alon. Kaya pagdating ng umaga, wasak na ang ilang mga bahay sa tabing dagat. Hindi na rin makapasok ang mga sasakyan sa ilang kalsada sa bayan ng Lian. Malailog ang baha pati sa bayan ng Rosario at brownout na ayon sa ilang residente. Pahirap sa mga motorista ang pagpasok sa buong probinsya, sa Star Tollway pa lamang sa Malbar. Malakas ang buhos ng ulan kaya hirap maaninag ang highway. Sa ibaan, hindi na kayang dumaan ang mga maliliit na sasakyan dahil hanggang tuhod ang baha. Bandang alas 2 ng hapon, apat na major roads na ng probinsya ang hindi na madaanan. Ganon din ang apat na tulay. Mula sa Bawan hanggang Batangas Port lamang ang road network na nadaraanan. Bago magtanghali pa ang huling situational report ng Batangas PDRMO kaya posibleng nadagdagan pa ang halos 500 pamilyang nasa 34 na evacuation center. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi.
Bago sa saksi, nakataas na ang second alarm sa Marikina River. Sa monitoring ng Marikina MDR-RMO, umabot na sa 16 meters ang antas ng tubig sa ilog kanina pasado alas 9 ng gabi. Unang itinaas ang first alarm mag-aalas 7 nang umabot ang tubig sa 15 meters. At bago pa man umabot sa 15 meters ang antas ng tubig sa ilog, nagsagawa na ng preemptive evacuation ang mga otoridad. Binuksan din ang 45 evacuation center sa Marikina para sa lahat ng gustong lumikas. Iba't ibang bahagi ng Quezon City at Maynila ang nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa Bagyong Christine. Sa MacArthur Highway sa Valenzuela, may mga motorisang napaatras. Saksi, si Marisol Abdurama. Sa bahagi ng MacArthur Highway sa Valenzuela, umatras ang ilang motorista sa takot na tumirik ang kanilang mga sasakyan dahil sa malalim na baha. Ang iba naman, hindi na talaga sumubok at pumarada na lang sa tabi ng kalsada. Sa Malabon, gutter deep hanggang halos abot tuhod ang baha. Kaya no choice ang ilan na nilusong ang tubig kahit hindi nakasuot ng bota. Nagmisulang ilog naman ang Rojas District sa Quezon City, bunsod ng magdamag na pag-ulan. Kinailangang ilikas ang ilang residente ng Gumamela at Waling-Waling Street. Pero sinil na nakatira sa likod lang ng ilog, piniling manatili sa kanilang bahay. Ano po ang pinakamataas na inabot po? Ito dito. Ngayon, kagabi, ito pinakamataas. Mabilis talaga siya kagabi, mabilis siya. Hindi ganun ka yung mga nararanasan namin dati. Nagmistula ring lawa ang Don Pepe Street sa Barangay Santo Domingo. Sa kalsada, lagpas tao. Sa loob ng bahay namin, dibdib siguro, ganun. Kasi dito po lahat ang bagsak ng tubig eh. Kita ang taas ng baha sa loob ng kanilang bahay. Pagkatapos ng baha, putik at matinding dumi at kalat naman ang sumalubong sa mga residente kinaumagahan. Kaya eto, puspusan ang kanilang paglilinis para kahit papano imabawasan ang kalat sa kalsada. Sa Isaputing Bato sa Maynila, marami ang hindi pa rin lumilikas kahit malakas ang ulan. Kwento ni Reyna, 4 na dekada nang nakatira rito. Kagabi, umabot na sa sahig ng mga barong-barong ang tubig mula sa dagat. Umabot na sa mga daanan ang mga basurang inanod galing dagat. Bumaba naman ang level ng dagat kalaunan. Pero kanina, tumataas na naman ang tubig dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Pero hindi raw muna lilikas ang pamilya ni Ray kahit napakalapit nila sa dagat. Mahirap din sa relocation eh, lalo na pag may mga sakit na ano. Tsaka mahirap may mga bata. Pero kung okay pa naman, hindi dito lang muna. Pero pag talagang ano na, malapit lang naman, hindi, saka na kami lilipat. Si Erich naman may 3 buwang sanggol kaya mas piniling sa bahay muna. Pag lumikas po kasi kami agad, mas mahirapan po kami kasi may baby po kaming kasama eh. Lagi po nag-monitor sa area na ito dahil ito po yung makadelikadong na area. Sa Manila North Port Terminal, nasa 200 paserong stranded ang tinatsaga ang pagtulog sa sahig. Binigyan sila ng libreng pagkain ng Philippine Ports Authority at kumpanya ng barko. Hindi na kami uwi kasi malayo. Tayo magagawa. Eh, kasi marami kami ano bus eh. Bagahin dalaw. Ayon sa PPA at Philippine Coast Guard, nasa lampas 7,000 pasahero ang stranded sa 14 na pantalan sa bansa. Tulad sa Batangas, Bicol, Masbate, Guimaras, Leyte, Negros Oriental at Occidental, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. We'd request that the passengers monitor the situation and not proceed to the terminals considering that there are no trips. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurraman ang inyong saksi. Itinigil muna ang search operations para sa isang mangis lang nawawala matapos hampasin ng malalakas na alon ang kanilang bangka sa Bulacan. Delikado pa raw kasi ito dahil sa masamang panahon. At mula sa Bulacan, saksila si Von Aquino. Von? Pia, hindi pa rin natatagpuan ang 1 sa 10 mangingisda na naaksidente matapos ngang lumubog ang kanilang bangka sa dagat na sakop ng Obando, Bulacan. Ito ang katig ng bangkang lumubog sa dagat na sakop ng Obando, Bulacan. Ayon sa Obando LDRRMO, pabalik na raw ang mga mangingisda sa Barangay Binwangan nang hampasin ng malalakas na hangin at alon. Agad daw nagsagawa ng search and rescue operation ng LDRRMO katuwang ang Philippine Coast Guard at LGU. 9 sa mga mangingisda ang nailigtas maliban lamang sa isa. Nakakapit po daw sila dun sa dala po nilang mga styrofoam.
Yung ginagawang storage ng isda, yun. Doon po sila daw nakakapit. Yung isa po daw kasing nawawala, inaabutan po daw nila ng floating device. Ayaw po daw i-grab yung floating device. Nangyari po, sobrang lakas na po nung alon, nag-iwiwalay na po sila. Bukas, ipagpapatuloy daw nila ang paghahanap sa nawawalang manging isda kapag bumuti na ang panahon. Matapos maisailalim sa medical check-up, nakauwi na raw ang siyam na manging isda. Nitong hapon, ulan na may kasamang malakas na hangin ang naranasan sa Obando, Bulacan na nagdulot ng gutter deep na baha sa Flamenco Street, Barangay Panghulo. Binahari ng Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan, nakatabi lang ng Pampanga River. Maputik pa ang bahay ng pamilya Nabong matapos abuti ng hanggang hitang baha. Ang kanilang mga gamit tulad ng tokador at washing machine, iniakit na sa mataas na papag na ipinagawa raw talaga nila para may mahigaan tuwing bumabaha. Nababad din sa baha ang kanilang bigas. Nagising po ako, ilak ng tubig. Sabi ko, anak, bangon ka na, yung bed mo, nakalutang na sa tubig. Mahirap po kasi ma'am lumikas. Pag lumikas ka po, lahat po ng gamit dadalhin mo, di po ba? Binahari ng ilang barangay sa Marilao. At sa bayan ng Santa Maria, hindi madaanan kanina ang Makaiban Bridge na naguugnay sa mga barangay ng San Jose, Patag at Tumana. Binahari ng mga bahay sa barangay May Sulaw, Kalumpit, Bulacan. Ang tricycle na ito ay tinulak pa ng isa sa mga pasahero dahil hirap sa baha. Ramdam din ang malakas na hangin. Pia, dito sa Kalumpit, Bulacan ay nararanasan na natin yung malakas na hangin at malakas na ulan dulot nga ng Bagyong Christine. At dito nga sa aking likuran, dito sa Barangay May Sulaw ay makikita natin yung malakas na pagragasa ng baha dito. At live mula rito sa Kalumpit, Bulacan, para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Patuloy na nagpapaulan ng Bagyong Christine sa maraming lugar sa bansa. Sa 8 p.m. Bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng Bagyong Christine sa coastal waters ng Bacnotan, La Union. Napanatilin to ang lakas ng hangin umaabot sa 95 kilometers per hour at bugso na umaabot sa 145 kilometers per hour. Mabagal ang galaw nito pakanluran at sa ngayon ay nakataas pa rin ang signal number 2 sa Metro Manila, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra at Ifugao. Gayun din po sa Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija at Tarlac. Signal number 2 rin sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Cavite, northern portion ng Rizal at northern portion ng mainland Quezon. Signal number 1 naman sa Batanes, pati na rin sa natitirang bahagi ng Rizal, natitirang bahagi ng Cavite, Batangas, Laguna at natitirang bahagi ng Quezon, ganyan din sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at northern portion ng mainland Palawan kasama na ang Calamian, Cuyo at Calayan Islands. Signal number 1 din sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate kasama ang Tikaw at Burias Islands. Sa latest track ng Pag-asa, patuloy na gagalaw pa kanluran o hilagang kanluran ang Bagyong Christine sa West Philippine Sea. At inaasahang lalabas na yan ang Philippine Area of Responsibility bukas ng tanghali. Pero ayon sa Pag-asa, may posibilidad na mag-loop o bumalik sa PAR ang Bagyong Christine. Depende po yan sa mga weather disturbance sa silangan ng PAR. At ito naman po yung isa pang binabantayan na low pressure area na posible maging bagyo sa susunod na 24 oras. Huli po yung namataan sa layong 2,405 kilometers sa east ng northeastern Mindanao. Kapag tuloy ang naging bagyo at pumasok sa PAR, tatawagin itong Bagyong Leon. Bukod po dyan, may isa pang LPA na halos katabi lang nito pero sa ngayon, mababa ang chance ng maging bagyo. Ayon po sa Pag-asa, itong LPA na nagbabadyang maging bagyo ay inaasahang papasok sa PAR ngayong weekend at posibleng makaapekto sa pagkilos ng Bagyong Christine.